welcome to another episode of DevPed Titas. Since we have two special guests, we're going to call it DevPed Tito and DevPed Titas. So, ako po si Doc Christine from Cebu, and we also have our mainstay, the other mainstay, Doc Toyang from Manila. So, for our guest today, we have Doc Janice from Canada, and hi, our only Tito, Doc Jack from Manila. Welcome po sa episode. Thanks for having me. Kaya si Doc Jack at si Doc Janice ang aming mga guests ngayon dahil maliban sa pagiging developmental pediatrician, nalampasan na nila ang preschool age. So, share po talaga nila ang mga tips batay sa training at sa personal experience nila. Ano ba yung ibang mga tips na pwede natin gawin para matulungan ang development ng mga preschool children? So, sa motor development, anong mahalaga? Kailangan bigyan sila ng active time. Kailangan meron silang time na maglaro at maging aktibo. Ayon sa WHO, dapat ang bata sa edad na to ay merong at least 180 minutes, so parang 3 oras sa isang araw na aktibo sila. Hindi kailangan tuloy-tuloy itong 3 oras na to. Pwede ito ikalat sa schedule niya. Isa't kalahating oras sa umaga, isa't kalahating oras sa hapon. Gusto natin iwasan na yung buong araw ay nakaupo lang. Kailangan meron silang time na gumagalaw sila. Hindi naman nila kailangan ng malaking space para dito. Siyempre mainam kung meron silang opportunity na pumunta sa labas. Kasi kailangan masikatan man lang sana ng araw. Marami naman po tayong magagawa na active time kahit na nasa bahay lang sila. Halimbawa, kung meron laundry basket, mag-toss sila ng bola dito. Basta, ang mahalaga, gumagalaw sila. Pwede po sabay po kayo eh. Sabay po kayo na sumayaw, kumanta, maging aktibo. Makakatulong po ito. Kailangan meron po silang exercise. Makakatulong ito sa kanilang development. At makakatulong rin ito sa kanilang kalusugan. Akala natin nakakatulong lang sa physical development. Nakakatulong rin ito sa lahat ng aspeto ng development. Behavior. Mahalaga ito sa pag-develop ng mga balance, ng coordination, sa iba-ibang mga skills nila. Batay po sa research, ang language development po ng mga bata ay dependent po sa amount and the quality of communication with adult caregivers such as the parents and the teachers. So ito po ay predictor po sa growth ng kanilang vocabulary and grammar in the later years. First is, dapat po, communication should be interactive. You should be sensitive to the cues that your child is sending you. You have to be present, to have eye contact, and respond to what the child is saying. So what are language stimulation techniques that are effective at this age? Tinatawag po silang self-talk. Self-talk po is you describe what you are doing as a parent. So, kunyari, pwede nyo sabihin, si mommy naguhugas ng plato. Si mommy ay nagpupunas ng lamesa. Tapos, yung isa naman po ay tawag nila parallel talk. You describing what the child is doing. So, kunyari, nagko-color siya. Uy, si John ay kinukulayan niya yung bola sa picture. So, you just describe what the child is doing. Third is, tinatawag po nilang the use of extensions. So, sa madaling salita, ito lang po ay hinahabaan niyo po yung sinasabi ng bata para matuto din po siyang habaan yung mga sinasabi. Kunyari, sabihin ng bata, I see a ball. Maybe you can say, you can respond, oh, you see a big red ball? Hahabaan po natin dahan-dahan. So, another way din po, kasi di ba sa age na po ito, nagsisimula na po mag-develop yung grammar, you don't have to be grammar Nazis at this age na, uy, mali yan. Okay? Baka, minsan kasi masyadong conscious tayo sa grammar. So, example, sabihin nung bata, I buyed an orange. Huwag niyo po sabihin, ay, that's wrong. What you can do is, you can repeat what the child said na tama. So, you can say, oh, you bought an orange. Para po, hindi po masyadong maapektuhan yung self-esteem ng bata kasi baka mamaya ayaw na po niya magsalita kasi tuwing salita na, you're correcting him or her. So, ang isa pa natin pwedeng gawin kasama ng mga bata is magbasa ng libro. So, gaya nga ng sabi ni Doc Christine, importante na yung lengguwahe ng bata ay maging mas malawak.
So, sa preschool age, ang expect natin, yung mga books nila, pwedeng word books pa rin, pero usually, pwede na yung mas maninipis yung page ng libro. Kasi kaya na naman nila na paisa-isa to turn pages kahit na hindi makapal yung pahina ng libro. Kung nagbabasa tayo kasama ng anak natin, no, or ng isang maliit na bata, na natututo palang magbasa, yung libro dapat naka-triangulo. So, it has to be a triangle. So, yung bata katabi mo, yung libro, nakikita ninyo pareho. Pwedeng sabay kayong tumitingin sa libro, makikita din niya yung mukha mo. So, makikita din niya yung bibig mo, makikita niya paano mo binibigkas yung mga salita, paano yung expressions ng mukha mo, masaya ba, nakakatakot ba, nakakainis ba. So, lahat yon. These are means of communication. Ang communication, hindi lang naman ho yung salita na sinasabi natin. Part of communication is body language. Part of communication is the words that we use and the tone. Yung tono ng boses, gaano kalakas, gaano kahina. The other thing na kailangan natin maalala is yung mga bata at this age, hindi pa sila gaano kagaling magbasa. So, some of the books that we'll choose, yung mga libro na dapat pinipili nating basahin with them, may story, pero magsisimula tayo sa mga mas simple na pictures. So, yung pictures, usually, magsisimula ka plain background muna. Isa lang yung picture na nakikita sa isang pahina para hindi nalilito yung bata. And then, the words are also simple. So, you usually start with short words, meaning CVC. So, consonant, vowel, consonants. So that it's easier for them to break down words and learn to read later on. As they get older, you can get books that are more and more complicated. The stories, mas mahaba na, yung mga salita, mas mahaba na. And then you take the time to explain kung ano yung ibig sabihin ng mga salitang nasa kwento. Sabi ni Dr. Christine, you know, enjoy conversations with the children. We talked about how to read books to the children. At sabi ni Dr. Toyang, yun na nga, dapat may physical activities din at hindi talaga tayo dapat mananatili lang sa sofa, nakahiga lang, at kailangan talaga active tayo. And one way by which we can do this is really by limiting yung screen time ng bata. Alam mo, sa henerasyon natin ngayon, sa henerasyon ng mga anak natin ngayon, puro gadget, puro iPad, puro cellphone, puro laptop, nanonood ng YouTube, ng TikTok, na dati, wala tayong ganyan. At dahil doon, nung bata tayo, mas nagpapatintero tayo, mas naglalaro tayo, tinitignan natin kung anong ginagawa ng mga ibang tao sa bahay, pinapanood natin ang ating lola na nagluluto. We don't see that nowadays. Why? Kasi nakatutok tayo sa TV. Nung bata tayo, isa lang ang palabas. So, marami tayong free time. Ngayon, hirap na tayo maghanap ng oras para maturuan ang bata natin. Bakit? Kasi gusto nila at I guess kinukonsinti natin minsan na manood sila ng mga gadgets. So let's try to reduce their screen time. Less than 2 hours. If kung kaya nating i-manage yung mga bata na hindi i-on yung TV o hindi magbukas ng gadget, bakit hindi? Remember that kagaya ng sinabi natin kanina, dapat very interactive ang conversations, ang pagbabasa ng libro. Watching TV or watching videos on a gadget is not interactive at all. Bakit? Kahit na marami nagsasalita, ang kwento nila, sila-sila lang yan. Hindi naman tayo kinakausap. Gone are the days na maraming quality TV shows wherein the show would talk to the child. Nung bata tayo, meron tayong batibot. At dahil doon, napapanood natin si Kuya Boji at si Ate Shena na parating kinukwento kung ano yung ginagawa habang ginagawa. Yes, self-talk. So, right. So, we'd see a lot of that on TV before. Ngayon, puro cartoons na lang na sila-sila nag-uusap. Hindi naman ini-involve yung mga anak natin. Personally, I would rather that we bring our kids around the house. We engage them in other activities. If they do have to engage in screen time, maybe paminsan-minsan para makausap nila ang lolo at lola nila through FaceTime, through video conferencing, kasi ang lolo at lola nila nasa ibang bahay. But beyond that, we can make our own activities for our children. There will be times na, oo nga, gusto rin natin magpahinga. Kung gusto natin magpahinga, let's try to find ways na magpahinga rin sila at the same time. Para, di ba, when they're active, we're active. When they're asleep, then we can get some rest as well.
hindi naman kailangan sobrang ma-overstimulate naman ng mga bata kasi kailangan nila na ma-process yan. Which is why stories have to be told to them. They are not expected to read. Shows have to be explained to them as well. And we don't expect the kids to understand the shows that they watch na basta-basta lang. So let's find ways to make our children's lives more enriching, but not by letting them watch things na sometimes we have no control over. Let's give them things that alam natin na tayo bilang magulang ang nag-isip, nag-implement, and then we delegate that also sa mga iba nating kamag-anak o kasama sa bahay. At tandaan natin, hindi natin trabaho na laging in-entertain ang ating mga bata. Minsan siguro bilang magulang, nasa-stress tayo kasi iniisip natin, ako meron akong kailangan gawin, kailangan ko maglinis, kailangan ko mag-work from home. Paano na yung anak ko? Kailangan ko siya bigyan ng activities. Pero tandaan natin, marami sa atin na-experience natin nung bata tayo, lagi pong sinasabi sa atin ng magulang kung ano dapat ginagawa natin. Binibigyan ba tayo ng mga magulang ng step-by-step na, ito yung mga activities, ito yung mga worksheets na sasagutin mo. Minsan, discarte na lang natin kung ano yung gagawin natin. Kaya, mahalaga rin po na merong ganitong time yung mga anak natin. Part ng routine na merong interactive play kasama ng parents. Merong part ng routine na pagbabasa ng libro kasama ng mga parents. May part ng routine na active time. Pero dapat meron ding part ng routine na yun yung independent play nila. Ito yung time na uusbong ang kanilang pag-iisip at ang kanilang creativity. Sila yung mag-iisip na, ito yung mga pwede kong gawin. Mas magugulat tayo dun sa mga ideas na magagawa nila. Basta, bigyan lang natin sila ng mga limits. Halimbawa, let's say, independent playtime nila, ano yung mga lugar ng bahay na pwede nilang puntahan, ano yung mga pwede nilang gamitin sa kanilang independent playtime, at magugulat na lang tayo kung ano yung magiging product ng kanilang creativity. Kung laging tayo ang nagbibigay sa kanila kung ano yung mga activities na gagawin nila, hindi lalabas itong mga creativity na ito. Mahalaga ito sa development ng bata. Kasi mahalaga sa behavior ng bata na alam nila kung ano yung susunod na mangyayari sa panahon na ito. Dati, sanay siguro yung bata na laging lumalabas. Tapos ngayon, madalas, nasa bahay. Mag-usap ang pamilya kung ano ang magiging routine. Sa age ng preschooler, pwede po ninyo i-involve yung preschooler sa paggawa ng kanyang routine. Maari po tayong gumawa ng tinatawag na visual schedule. Pwede po ninyo i-drawing ito or pwede po ninyo kunan ng picture ang inyong anak na ginagawa yung mga bagay na ito at ipaskill ninyo sa isang lugar sa bahay. So, halimbawa, sa routine, anong mangyayari? Pagkagising niya, anong gagawin niya? Maglalaro ba muna siya? O kakain na agad ng almusal? At mahalaga rin na isama natin sa routine ang independent play. Lalo na dito, sa Canada, walang kasambahay. So, kailangan gawin mo lahat ng gawain pang bahay, diba? Halos mag-isa. So, some of the activities that you can do with children, simple chores ng example yung pagwalis or pagpunas. Pagwalis can help in hand-eye coordination. Sa gross motor development, hindi naman ina-expect na yung bata maglilinis at malinis talaga yung bahay pagkatapos sila magwalis. In the same way na kung example, may bunot ka, pwede mong ipasubok sa bata na magbunot. Part of it is balance, part of it coordination, part of it is laro. Pagsipit, yung mga sipit, kapag nagsasampay tayo, that's actually a very good exercise for fine motor skills. Kaysa sa bibili ka pa ng laruan or gamit na, alam mo yun, pang exercise, simple things like that in the house. Or yung tongs, kitchen tongs, can also be a good way to exercise fine motor skills. So, simple things like maglilipat ka ng example ng ingredient from one bowl to another, ganun, tas yung bata, tutulungan ka to do it. Hindi mo expect na perfect palagi, hindi mo expect na walang natatapon kasi minsan meron talaga. Pero okay lang yon. For the child, it's important na feeling niya, kasama rin siya sa mga ginagawa mo. So, it's bonding time for you and your child. And you're encouraging development, pero hindi ka nasa-stress out na mag-iisip ka pa ng bagong activity or bagong laro para sa anak mo.
pagtiga sa paglaba. So, that's another gross motor skill na hindi natin naiisip. And things like pag nagtutupi sila or ka-classify sila ng things into colors or organizing spoons and forks in drawers. These are things that can include shape sorting already. And then you're also helping them learn how to count in some ways. Kasi kung gusto mo, oh, magbilang tayo ng spoon. So, isang activity na pwedeng gawin ng mga bata is to bake with their parents. And if it's something that you do with your child, one of the things na siguro ginagamit mo is yung measuring spoon or yung measuring cup. I would suggest na for the preschool age, when they're learning to sort out yung sizes, diba? Volumes, measurements, ganyan. That's something that you can play with na nasa bahay na, na hindi mo na kailangan bilhin sa labas. So, it's a very simple thing that you can use. Pero yung measuring cups, putting them into each other, or yung measuring spoons, learning about the sizes. These are things that can be learning tools for your child as well. You can be creative, it can be simple, pero maraming activities na pwedeng isama mo yung bata para mag-develop pa rin siya, mag-enjoy pa rin siya, and ikaw, you're having time with your child also, bonding and spending time. So remember that Doc Toyang talked about a visual schedule. We all talked about including children in chores. Remember na pag sinasamahan niyo po ang anak po ninyo sa paggawa ng mga chores at tinuturuan din natin sa kanila na si mommy at si daddy may sariling routine din. So hindi lang sila, pero kundi tayo. Remember na ang mga anak natin really look to play with us all the time. They always want our time. Pero this is also a good way to show na ito ang trabaho nila, ito ang trabaho ni mommy at ni daddy, na the same way na nagbibigay din tayo ng oras sa kanila, there are some times na meron din tayong mga kailangan gawin for ourselves. So that ends our video series on the preschool child. Po, ito pong age na to is a very exciting age. Rapid po yung development niya. So it's very important that we give them opportunities and to be able to learn. Huwag niyo din pong kalimutan na if may nakikita po kayong mga delays base po dun sa mga kwento sa sinabi namin, it would be good to consult with them. Maraming salamat po sa aming mga guests today. Sa aming DevPed from Canada, Doc Janice. And sa aming kaisa-isang DevPed tito, kay Doc Jack Herring. Maraming po kaming natutunan sa interaction na ito. Sana po maimbitahan po namin kayo ulit. Thanks for having us. Thank you. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, don't forget to subscribe and click the notification bell para tuwing merong lalabas na bagong video, wala po kayong mag-miss.